lumitas tayo ng kangkong leaves fresh from the garden. We need to cook kangkong leaves, guys, right after we harvest from the garden. Kasi daw, ang kangkong leaves ay madaling makontamina. So, kailangan fresh siyang napitas galing sa garden. Kasi pag ipagpabukas pa natin, madali siyang makontamina. So, hindi na healthy kapag kinain natin. And then, sa paglilinis, guys, kailangan natin isa-isahin. Ayan. Kailangan natin siyang isa-isahin ng hugas. Kasi syempre, ang kangkong leaves ay gumagapang sa lupa minsan. So, kailangan natin bawat kibla ng dahon, kailangan natin siyang himayin. Para matanggal, totally ma-wash out talaga yung muna dun. So, today, adobong kangkong in oyster sauce. So, this is yummy. I miss this kind of dish. Ulam sa bundok. Ito ang madalas yung ulam namin, guys, nung kami ay nag-aaral pa ng high school. Siyempre, kapag nasa bukid ka, wala naman talagang ibang source of food na makukuha doon mas mabilis, kundi yung mga talinglang sa paligid. So, since na-miss ko yung kangkong, humingi pa ako. Pumita sa ibang garden. Ayan. Kung kayong bumili ng masama sa mga kangkong na nakikita sa public market namin, hindi natin sigurado kung saan nila kinikitas yun, kung saan, baka sa kanan lang yun. Tapos hindi natin mahugasan ng tama yung ito yung mga dahon niya. So, contaminated siya. So, ito, guys, ay sariwang kinikitas. Galing talaga siya sa garden. So, mamaya, magiging isa na siya, kangkong, adobo, and oyster sauce. So, abangan! Thank you.